Hi, hello, hello, hello guys. Ngayong umagang ito, tara mag-almusal muna tayo dito sa 7-Eleven. Tayo'y magpapakyot din. Siyempre kailangan ngumiti dahil ngayon ay umagang kay ganda. So, ayun, ngiti-ngiti lang muna tayo ngayon. So guys, tara, samahan niyo ako magpakyot. Huwag kayong maumay sa akin, peace tayo ha. So ngayon, today's vlog is about kakain tayo ng something. Nagdala ako ng kutsara at aking tumbler. Ito yung aking kape na binili, Belgium Coffee. Coffee the Belgium. Belgium Coffee, mabibili sa 7-Eleven. Sa halagang at 11 pesos ko lang siya binili. So tatry natin siya. Maliit yung mga ano niya, sulat niya. Ayan, basta Belgium Choco Coffee. Tikman natin siya. So tara, masarap siya. Excited na ako tumingin. At syempre, bumili din ako ng kapartner niya ng toasted bread with 7-Eleven. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung description niyan kung ano ang itsura niya. So, aayusin ko muna sila. So, okay ba? Opa, opa. Ayusin ko. So yun na nga guys, ito yung aking binili ngayon na aking kakainin. Syempre, ito ay ang toasted bread ng 7-Eleven. Ngayon ko lang siya actually titikman kasi parang ano siya, napakamahal. Ayan o, toasted sandwiches, 2 cheese, pepperoni daw ang laman niya. So smoky and tasty pepperoni slice daw, imported cheddar and etc. Dahil hindi ko na siya mabasa. So basta yan lang laman niya. Kaya tara, tingnan natin. Ayan na naman ako oh. Nagpapakyut na naman sa ano. Ayan na. Taba-taba ko na kasi. Ang taba ng face ko. Kaya eto na, ititimplahan ko na ang Belgium Coffee Choco. So tingnan natin. Tatago ko lang aking konting taba. Tara na eto, titingnan natin. Ipo-pour ko siya sa aking tumbler. Nagdadala po ako ng tumbler oh kasi napakamahal na mga baso. So, kung halagang 5 pesos pa ang baso, so kung magdala ka na ng sarili mong tumbler, eh safe ka pa at wala ka pang bayaran. So, eto po ang kafe na aking iinumin. Actually, hindi siya coffee kasi choco siya. Choco na may gatas. Choco na may gatas na galing sa Belgium. Parang nasa Belgium ka na rin pag ito ang ininom mo. Kung gusto mong pumunta sa Belgium, tara na. Pupunta na tayo sa tubigan. Ito ay free tubigan. Marami po silang free. Meron po silang free hot water para sa coffee. Ayan. Ayan na po ang aking hot coffee. Ayan. Nagaano na po ako ng water. Yung kanilang ano ay purified water din po pala siya. And then po, ayan no, sinasabi ko na sa iyo is Belgium Choco Coffee siya. Hindi siya coffee. Ano, choco po siya. Choco na may cream. Kaya choco mix etc. I don't know. Like, I don't know kung masarap siya. So, tara na. Steer natin siya ng steer. Alam nyo ba, nag-steer ako natin. Nag-resama yan ako. Vlog ko. Nako, grabe. Grabe yung ano, pag-steer ko nun. Naging viral ang pag-steer ko lang ng kape. Tingnan nyo naman, di ba? Kaya steer lang ng steer. Baka ma-viral ako. So, ayan na nga, guys. Maghahanda na ako sa aking kakainin mo. So, medyo excited ako for today. Kasi alam nyo naman, lapangan. Kaya ayan ang aking Choco Coffee. Oh. Ayan, no? Ayan ang itsura niya. Ang itsura ng Belgium's Choco Coffee. So, mabibili lang po yan sa 7-Eleven. Yan pong texture niya. Ayan po siya. So, masarap naman siguro to. Kahit na ano man yan, masarap yung pasta at kape para sa akin. Okay? So, ito na, inahanda ko na naman po ang aking kakainin. Ayan nga po siya. Is toasted sandwich na mabibili sa 7-Eleven. Sa halagang 55 pesos. Imagine, napakamahal niya. Pero, syempre, sa vlog, kailangan kong kumain. Kailangan kong gumastos. Ito po yung tsura niya. Para po siyang yero. Yero po siya pinagano. Oo, para siyang yero. So, ayusin ko siya. Ayan o, parang yero na hinulma. Pero, tingnan mo. Parang tingnan mo naman sa loob. Parang sa labas pa lang ka. Masarap na po yung amoy niya. Kaya,
Tsak, masarap na masarap itong pagkain na to. So, tara na. Tikman na natin siya. Namnamin natin ang tinapay na yan. So, tara na. Ang aking kape, ayan na. Meron na rin po akong kape. Meron rin po akong tinapay. So, ayusin ko lang ng banda dito ang aking, ano, ang aking camera. So, tara na. Opa, opa, opa. Opa. Ayan, tingnan nyo naman. Umuusok pa ang aking kape, di ba? Pag-smell mo siya, napakabango, napakasarap. Aromang aroma po talaga siya. So, aking haluhin. Siyempre, masarap po siya. Tatakpan natin para hindi siya agad lumamig. Kasi dito po, 7-Eleven is aircon po sila. So, siya lang po sila. Aircon po sila. Kaya, lagi po akong natambay dito. Kaya tambayers lang po ako dito. Minsan nangihingi ako ng kape kay ate. Minsan may dala-dala akong tumbler tsaka kape. O, siba? May ano-ano, ng ano yan. Ngayon, pero ngayon, kailangan kong bumili ng tinapay. Inamoy ko, napakabango niya talaga. Bibiyakin ko na siya. Ayan na, bibiyakin na, bibiyakin na. Number 1, 2, 3. Biyak na po siya. Ayan! Lumalabas na ang pepperoni with cheese. Totoo nga, meron siyang pepperoni cheese. Ang amoy niya talaga is pepperoni with cheese talaga. Tingnan niyo naman yung tsura niya, oh. Nakakatakam talaga siya. So, aking ibabay talaga, napakasarap niya. Unang tikim. Opa! Sarap-sarap talaga niya. So, namnamin ko talaga mahigit to. Kasi alam nyo ba, mahal ito. So, I'm so excited. Nakainin ito. Pangalawang bite, syempre, ang sarap talalo talaga siya kasi talagang laman na laman siya. May laman talaga po siya sa loob. Siksik po yung palaman niya sa loob. Hindi lang po sa gilid-gilid ang kanyang palaman. Sa loob po talaga, siksik po yung palaman niya sa loob. Buong-buo po, kaya perfect po siya. Hindi po siya fluffy, hindi po siya yung daya na palaman. Talagang may palaman po talaga siya. Kaya kung fry seaman po siya, ay talaga pong bet nyo yan kasi napakamahal ang bilihin ngayon. Imagine, 55 pesos pepperoni sandwich na siya na may cheese pa, na may 3-4 layer cheese. Saan ka pa niyan? Toasted pa siya, di ba? Kaya talagang napakasarap niya. Kaya yung 55 pesos mo, hindi ka magsisisi. Masarap siya. Tingnan nyo. Lumulunok pa ako siya. Tingnan nyo naman. Bumubulwak. Tingnan, ayan yung pepperoni. Tingnan nyo. Yan, napakalaki ng pepperoni niya. Ayan, alam nyo ba yung pepperoni? Yung pepperoni sa pizza, yun yung bilog-bilog na parang ano siya, chorizo. Yun yung tinatawag na pepperoni pizza. Yun po ang flavor niya is pepperoni. Ayan po yan. Pepperoni sandwich with ham, 3-4 layer ham, ay 3-4 layers cheese po siya, cheddar, etc. At saka imported cheese po ang ginamit nila dyan. Kaya masarap talaga siya. Kaya ano pang ginagawa niya po? Mag-sip muna tayo ng mainit na kape. Masarap igupi ng kape pag ito'y mainit. Kaya numanamnam po tayo ngayon pag mainit ang kape na inumin niyo na po siya. Di ba may sabihin nga tayo pag nagkakape, hintayin pa nating malamig, lumamig ang kape natin. Bakit pa po tayo nagkape na mainit? Ba't hindi na lang po malabag ang ilagay, di ba? So, ayan na po yung pepperoni niya. Napakalaki niya. Nakita niyo, ayan na po yung bite ko. Ang sarap talaga niya, yung lasang-lasa niya is pepperoni talaga siya. Parang ang kumakain ng pizza. Pizza pepperoni, yun po yung lasa niya. Ayan po, ayan po, ayan sa bibig ko. O, diba? Ang laki niya, diba? Kung ang bibig ko'y malaki, mas malaki po ang pepperoni na ito. Kaya, saan ka pa, diba? Kaya, hindi ka loging-logi sa tinapay na ito. Aking inirekomenda ang tinapay na ito. Napakasarap niya. Napakalinamnam niya. At lasang-lasa po ang pepperoni pizza. Siyak na mapaparami ako nito at magdadala ito sa bahay. Kasi, alam ko, mamahalin at lalab in nila itong pepperoni sandwich toasted breads. So, opa, opa talaga siya. Masarap talaga siya. Ngayon ko lang siya talaga na try. First time ko itong kainin, itong pepperoni toasted sandwiches na 7-Eleven. First time ko. Lagi ko nakikita yan doon sa ano. So, first time ko
Masarap na masarap po talaga siya. So, sulit na sulit, suwak na suwak ang lasa para sa akin. Ayan na po ang bite ko. Napakasarap ng bite ko talaga. Di na mo bumubuksi pa nga sa bibig ko, di ba? Kaya malalaman mo talagang masarap na masarap po ang kinakain ko. Kasi bumubuksi po yung aking mga pisngi. So, papakita ko lang po sa inyo yung lahat ng mga pagkain na kakainin ko. Para kung kayo ay nagki-crave, tingnan nyo lang po ang aking video at makikita nyo lahat ng mga pagkain na gusto nyong kainin. So, ayan po. Tingnan nyo po sa akin ay nag-siesta po ako dyan sa oras na yan. So, hindi po ako makapagsalita dyan. Kaya po, nag-voice record na lang po ako. Kasi, syempre, ako'y busy sa kakain. Tingnan mo, ang dami niyang cheese. Diba? Napakasarap. Tapos, samahan mo ng higop ng Belgium coffee. Sangka pa. Perfect combination talaga siya, diba? Perfect combination. Kaya masarap po siya habang ikaw'y tumatambay, kung ikaw hindi pa nag-almusal, pwede din siyang snack, pwede din siyang kahit na anong time, pwede mo kainin basta't may pambili ka po. Try niyo po yan, must try it. Mga cheesemakers, try niyo po yan. Masarap po talaga yan. Yan, tinapay na sandwiches, toasted na mainit-init pa po. Isiserve po sa inyo yan ni Madam Kahera. Mapamabait po yung mga Kahera dito kasi sila ate. Araw-araw na po nila ako nakikita dito sa 7-Eleven. Pag nakikita nila ako, pag na-late ako, sabihin nila, bakit ka late, ma'am? Ganun-ganun. Hindi nila alam. Nag-part-time na ako ng umaga. Tapos pupunta ako minsan tanghali. Sanay sila ng umaga ako dito. Kasi ito ang aking tambayan every day. Kasi maaga ako nakakarating dito. So, yon. Opa talaga siya. Masarap po talaga siya. Kaya napapanghiti po ako banda dyan. So, solve na solve siya. Talagang perfect para sa akin. Love it, love it, love it. Love it. Siguradong titikiman ko pa yung mga ibang flavor niyan. Kasi may 3 viral flavor yata siya. Tatlo yung nakita ko doon. Merong ham and cheese. Merong triple layer cheese. Tapos ito yung pepperoni. Yung iba hindi ko na napansin kasi nagugutom na ako. Duling na ako sa gutom. Kaya yan lang po. At saka samahan nyo po ng coffee. Any kind of coffee. Pero ang gusto, ito pong Belgium coffee ang binili ko ngayon for perfect combination. Syempre nagdadala po ako ng sarili kong kutsara. Hindi po ako gumagamit ng kutsara ng iba kasi may dala po talaga ang inyong cheesemakers. Lagi nyo po pong i-practice sa sarili nyo, kayo magbaon ng mga utensils nyo para hindi na po kayo manghihiram sa iba, di ba? Para safety, safety, safety pa rin po tayo, di ba? So, ito nga po lagi sinasabi ko sa inyo. After you eat, kailangan linisin po yung table. Yung mga kalat nyo po, ayusin nyo kasi kaya nga po clean as you go. Clean nyo po lahat ng table na pinakainan nyo. Hindi porke kumain ka doon, hindi mo rin naman po binili yung tao na maglilinis diyan. Ang binili mo lang po diyan yung product. So, alam niyo naman po, 'di ba? Ang responsibility being a responsible tao, people, dapat laging umiti sa umaga. Umagang kay ganda. Ayan, nakangiti po ako dyan kasi yun na po yun. Bye-bye for today's vlog. I love you all!